mga ka-Wolves, so ang tutorial natin today is kung paano ayusin ang YouTube settings 2023. So keep on watching mga ka-Wolves para masundan natin ang ating step by step tutorial, and at the end of this video matututunan po natin yan lahat. And disclaimer lang din po, so hindi po ako nagmamagaling, I'm just sharing my ideas and knowledge about this topic. So let's go and explore our tutorial. But before that, kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-like and subscribe na lang po, and then paki-hit na din po ng notification bell para updated po kayo kung mayroon akong mga bagong video na i-upload. A few moments later. So let's start. So first step natin ay open natin ang ating Google Chrome and i-login natin ang ating YouTube channel. Then i-click natin tong your channel. Then after that, i-click naman natin tong customize channel. And then hanapin naman natin yung settings dito sa Maya lower left side ng ating YouTube channel. Click natin yung settings, then ito po ang lalabas dyan. Sa basic information, piliin po natin yung US dollar since yung monetization ng YouTube is US dollar. And dito naman sa country of residence, syempre po Philippines. Then dito sa keywords, so ilalagay po natin dyan yung mga keywords na related sa ating YouTube channel. And ayan, makikita nyo sa aking keywords yung sample ng aking YouTube channel. So kahit ano po na pwede nyong ilagay, basta po related sa channel ninyo. And yan, puntahan naman natin itong advanced settings. So nakalagay po dyan, yes, set this channel as made for kids. So nasa sa inyo po yan kung anong pipiliin natin. So ang nilagay ko po dyan is no, set this channel as not made for kids. And pwede naman po yung I want to review the settings for every video. So depende po sa atin yon kung ano po yung ating pipiliin. And then puntahan naman natin yung advanced settings. So nandyan po yung clips. Ibig sabihin po nyan, inaallow po natin yung ibang tao na mag-clip sa ating video for 5 to 60 seconds para i-share niya sa ibang tao or sa kanyang mga kaibigan. So naka-check po yan sa akin, depende po sa inyo kung gusto nyo pong i-check or hindi. Puntahan naman natin itong feature eligibility. So dapat po lahat po ng tatlong yan ay naka-green or naka-enabled. So kung hindi pa po yan naka-enabled, pwede po nating i-check lahat yan. I-comply lang natin yung lahat ng inihingi na requirement ni YouTube. So ma-check po at ma-enable po natin yan lahat. So dito naman po tayo sa upload defaults. Makikita po natin dyan sa basic information. So may nakalagay po dyan na title. So pwede po tayong maglagay dyan ng title para yun na po yung naka-default every time nagagawa tayo ng YouTube video. Same din dito sa baba. So nakalagay din dyan description. So pwede po tayong maglagay dyan ng description na gusto natin para every time na mag-upload tayo ng video, so automatic na po siyang nandyan. So hindi na tayo mahihirapan maglagay ng description. So i-edit na lang po natin yan. And andyan naman po sa pinakababa yung visibility. So nakalagay po sa akin dyan is naka-public. So depende po sa atin kung gusto natin ilagay na private or nakalagay din dyan na unlisted. So ang nakalagay ko po dyan is public. So it's your choice po. Yan po, makikita nyo, sample ng aking title. So nilagyan ko po yan ng tutorial video. So para every time, mag-i-edit na lang po ako ng title na related sa nilagay ko or sa bagong upload ko na video. And same din sa description natin, sa baba, naglagay na din po ako. And next, dito sa advanced settings, so makikita po natin dyan dito sa license. So naka-standard license. So make sure na palagi po siyang naka-standard license kasi dito po sa Creative Commons, ibig sabihin po niyan, inaallow po natin kahit sino na gamitin ang ating video. So pag naka-standard po, at least may right po tayo dyan. Next, sa category naman, so nakalagay sa akin dyan is entertainment. So depende po sa ating channel kung ano pong video meron tayo. And then dito naman sa language and caption certification, so nakalagay dito sa voice language is Filipino. And dito naman sa title is Tagalog. And next, dito naman sa comment, so nakalagay po dyan, allow all comments. So ang nakacheck po sa akin is hold potential inappropriate comments for review. So I suggest ganyan din po sa inyo. Pero depende na po kung ano po yung gusto natin.
And next, puntahan naman natin tong permission. So dito po sa permission, better po kung tayo lang yung nagmamay-ari ng ating account. So I suggest ilagay po natin yung owner ay tayo lang po, para maiwasan po natin yung YouTube account hack. And next, puntahan naman natin yung community. So makikita natin dyan sa community, merong automated filters. So managing moderators. So depende po sa atin kung maglalagay po tayo ng mga moderators. Ibig sabihin po nyan, yung pwede silang mag-comment, yung mga account na pwedeng mag-comment sa YouTube channel natin nang hindi na po kailangang i-review. So depende po sa atin yan kung maglalagay po tayo. Yung mga pinagkakatiwalaan na po nating mga channel na kakilala natin. So sa akin wala pa naman sa ngayon. So wala po akong nilagay dyan. And last is yung agreement. So nakalagay po dyan sa agreement is yung terms of service ng YouTube. So babasahin po natin yan and iintindihin po natin para alam natin yung mga conditions ng YouTube. And that's it. Tapos na po tayo sa ating tutorial. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. So thank you for watching and see you on my next video tutorial. And kung meron po kayong mga comments and question, pakilagay na lang po sa comment section sa baba. So sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. And additional lang din po, meron po akong mga tutorial about making money and earning money online. So nakalagay po sa description box sa baba, pakicheck na lang po kung gusto natin ng extra income. And thank you so much and have a nice day ahead of you everyone. And always remember, kung walang knowledge, walang income. Bye-bye!